Magandang araw sa inyong lahat ulit. Ito yung gagawin na naman natin ngayon na bagong dating na Dynacord. So, pumusok daw to. So, hindi ko na po itetesting muna. Bubuksan ko na lang siya para makita ko yung amplifier niya. Pumusok na nga daw ito. Kaya ito, umpisa na natin. Mas maganda ito, buksan na lang bago natin siya saksak. Tingnan muna natin, baka lalong dumami yung sira pag sinaksak pa natin ito. Kasi napakamahal nito, kaya iniingatan. Mahal ang presyo nito dito. Power mate 600. So, ayan. Post ko muna para madali. So, ayan. Pero bago natin ito matanggal, may pa dito, ilalim ito. Ayan o. Oh. Iba na naman yung screw niya. Na, ang dami niyang screw ah. Puro alingki ang ginamit na. So ayan, buksan natin siya. Meron na naman ito. Mayroon pa sa side. Banggalin natin itong side niya. Ang dami niyang screw. Naangat na yun kaso ayaw niya matanggal. Tapos ko muna. Marami ito. So ito na. Matanggal na natin yung isang side. Naangat na ito. So ayan. Tanggalin natin ito ngayon. Yeah. Tanggal ngayon. Isang board niya. So yung power supply niya, yan na naman. May screw na naman siya. Marami na naman. Tanggalin muna natin lahat para maabot natin yung pinaka main board. So, tanggalin na natin ito. So ayan. So ito na yung ating pinaka power supply nya. Power supply. Tapos yung amplifier nya ito. O babaklasin natin lahat ito. Bago natin mabaklas ito, tatanggalin lahat ito eh. Tapos tanggalin na natin ang screw. So ayan. Tanggalin ko muna, post ko muna lahat. Para madali, labas ko na lang yung board. So ayan. So, bago ko siya buksan, kailangan ugaliin natin i-check yung ito sa may spikon niya. Kadalasan kasi nasisira din itong spikon niya. So, okay naman. Yung speaker left, yung speaker right niya. Okay naman yung ating yung spikon connector niya. Ito. So, dako tayo. Tatanggalin natin yung board. So, ito na. Matrabaho siya. So, tanggalin natin itong IDE cable niya. So, ha? So, pupos ko muna kayo kasi medyo maingay. May testing sa baba. Ito na. Mayroon pa. So, tanggal na yung screw niya. Tanggalin natin itong blower. Tanggalin natin yung socket. So ayan, kita na natin ngayon yung IC ginamit niya. So ayan o. So ang ginamit niyang IC ay MG15004 at saka MG15003. So ayan, ilabas ko muna lahat para sigurado. Tanggalin ko muna. So ito na, tanggal na natin. Tanggal na yung mga tornilyo niya. So bago ko natin ihangian lahat, tatanggalin ko na yung mga wire niya. So tatandaan ko na lang yan. Yan, tulad nito, red. Mayroon naman nakasign yan eh. Black. Ah, may pit.
Oh. Tapos muna natin. So, ayan, tanggal na siya. So, may technique ko eh. Naigpit yung lock, so tanggal lang. Tanggal ko. So, ito na, napulot na natin yung board. Natanggal ko na yung mga wires niya. So, ang pantay ang isa. Yung ground na lang pala. Hindi, kasama na pala ito. So, ito na, okay na ito. Hagwanda. Ah, customer gading. Ana silba sigata. So, ayan. Ito na yung board natin. Pupulot muna natin ito. So, dito na tayo magpo-focus ngayon sa amplifier niya. Ang ingatan lang natin dito kasi baka mawala yung mga plastic niya. So, ayan. Ito na. Oh, maganda naman yung hinang niya. Pero, check natin agad yung transistor niya bago natin bakusin. Kasi sabi umusok, wala naman tayo makita rito. So, check natin itong mga transistor niya, baka shorted. So, pagkas ng palo niya. So, parang normal pa. Tapos nagpabili na ako ng IC sa capacitor tayo. Okay naman siya. So, sabi umusok baka sa power supply yon. Okay naman siya. Linisin ko na lang. Siguro, kailangan ko. Lilinisin lang natin siya. Tanggalin natin yung dumi. Ginagawa natin na board. So, yun, tinanggal ko yung mga transistor niya para check ko siya kung okay naman yung transistor o hindi. Mas maganda kasing nakahang siyang check ng ating transistor. Pero yung sinasabi ng customer na umusok, wala pa ako nakita ng umusok. Wala pa siyang ebidensya. Pumutok man lang dito. So, to tinanggal ko itong mga transistor niya para check ko kung ito yung bagong dating niyang pyesa, inverter nila. Kung anong pagkakaiba niya. So, ito. So, ito yung bago. Uy, nagaglag yung isa. Sayang. Yan. Ito yung luma. Yung apat na to. Naku, local lang to. So, ayan. Ito, makikita nyo. Sabi, original. Iba yung sign niya, oh. So, bahala na. Sila bumili, bahala sila dyan. Ayan, so check natin yun ngayon. Total transistor lang ito, madali lang i-check. Madali lang natin i-check ng mga transistor na ganito. So, ayan, times 10 kitayo. Hanapin natin yung base. So, ito na. Ito yung base niya. So, ayan. So, ito yung base natin sa block. So, PNP transistor. I-reverse natin ngayon. So, okay naman. Wala naman leak. Itong isa. Reverse na agad. So, yun. May leak. So, mayroon siyang leak. Ah. Yeah, reverse na agad. Mayroon. Ah. Ito, may leak itong isa. Ito okay ito. Okay. So, dalawa yung okay. Isa lang yung may leak. Ayan o. Meron talaga siyang leak. So,
So titingnan natin yung bago. Ito yun. Reverse nya. So ito walang leak ko. Yung bago. Reverse yan. Normal din to. So ito, may problema yung isa nya. Check natin yung iba pa, baka may leak din. Tuloy na natin. So ito siya, tinanggal ko na yung transistor nya. So pinalitan na natin yung dalawa kasi may damage. Leak yung isa, kaso hindi lang isa, dalawa nang papalitan ko para matesting ko yung bagong pyesa kung original. So kung makikita nyo, papansin nyo, magkaiba yung pagkasulat ng kanilang number. Ito pa ganyan siya, yung isa patayo doon, yun ang original. Ito yung mga ano lang to, imitation lang to. Sabi original. Pero ito, yung dalawa na to, dito to sa 15004 na to. So tinanggal ko muna, check natin kung may tama o wala din tong transistor niya. So yan. Ito na siya, check na natin. So NPN siya kasi negative, positive, negative. So yan. O yan dapat ang ano niya. NPN, tapos i-reverse natin kasi ito yung pinaka-base natin. Dapat wala tayong ma-reading tulad nito. Yan, okay yan, oh. Kahit konti man lang palo, wala tayong ma-reading diyan. So okay ito, itong isa. So reverse na agad siya. Kasi ang kinukuha natin diyan, shorted at saka yung leak. So yan, oh, okay naman siya. Yan yung forward test niya. Ito yung base, PNP, NPN, N, negative, positive, negative, NPN. Okay naman siya. Reverse natin siya. O, reverse test. So, okay naman. Itong isa, so, kumalo. So, may leak. 15003. Diba ito? Click na ito. Ito na yung kanina. Humalo siya. Yun na yung may tama. 15003. Ito yung 15004. 15004. Okay. So, yan na. Forward test. Reverse natin. So, okay ito. Itong isa. So may leak na to. Yan, kung mapapansin nyo, napakaliit lang ng leak nya. Yan, oh. Yung base to emitter nya, mayroon siya leak. So pag may napansin na tayong ganyan leak, kailangan palitan na natin siya. Kasi magkukosyon ng hindi pag-on ng ating relay. Magpo-protect siya. So papalitan ko na itong dalawa ngayon. So ito na yung okay. Yun yung partner nya, eh. Mag-partner sila, eh. Okay. O, ilalagay na natin to. Pagsasamahin ko ngayon, yung dalawang, eto, tulad nito, luma, yung original. Dito rin yung original niya. Pagtatapatin mo lang yung original. At saka yung bagong dating, pagtatapatin din para alam natin kung may pagkakaiba ba sa tunog. Kung ano ba yung ating mapupuna. Init ba siya o hindi. Kung bibigay siya agad. Kasi sabi original, eh. Malaman natin yan. Pag nakaload na yan, okay na siya. Maobserbahan natin. So, yan. We-install ko muna ito bago natin check. Kasi ito, chinecheck ko muna yung mga ibang transistor niya. Baka may nadamay, eh. Kaso wala naman tayo na-check kanina. Medyo okay naman. Kasi pag putok talaga yung transistor nito, pati fuse, putok din. So hindi lang to nag-on, sabi ng customer kasi, umusok, wala namang umusok. Wala man tayo makita na nag-blow man lamang o nagkaroon siya ng ano. So tingin ko okay pa naman to, eh. Hindi lang mag-re-relay kasi yung ano, ito, hindi mag-on yung relay. Halimbawa mayroong leak yung mga yan transistor natin. So ang ano dyan, protect na yun. Magpo-protect na siya. So ayan.
nakabit na natin. So ito na yung original niya, ito na yung bago natin kakabit. So yan, kabitan muna natin ng bago. 15004, ito siya. Ito. So kahit dito sa bago, pag may halimbawa na check ako na leak na kahit konti man lang, di ko kinakabit to. Ito, 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 okay to. So tama, NPN. I-reverse natin ngayon siya. So yan, wala tayong makikita dyan kahit konti, napapalo man lang. Yan, wala tayo dapat marireading dyan kahit konti. So yan, okay, wala siya. So wag nyo hawakan yung metal ha, pag nagsicheck kayo. Halimbawa, nawakan yung ganyan, ayun, akala nyo leak. Pag nawakan nyo kasi yung test probe natin, akala nyo, mapapalo kasi yan eh. Kasi may may resistance siyang nare-reading sa ating katawan, yung tubig, ayan o. Ayan, wala. Pero pag ginawakan mo yan, o dadampi mo yan ng konti, yung kamay mo, ayan o. Dadampi mo to, tsaka ito, magkakaroon na ng reading yan, ayan o. Akala mo sira. Pag mong hawakan, hawakan mo lang siya, yung pinaka-pin mismo niya. Pag mong hawakan tong body niya. Pag ginawakan mo yung body niya, may mare-reading ka talaga, ayan o, leak. So parang pandadaya yan. Pag ganyan nag-check ka, papakita mo sa ano. Huwag mong hawakan. Hawakan mo lang yung test probe mo, tsaka yung pin niya. Yan. Pero pag gumagalaw siya yan, pwede mo ipitin yung taas lang. Yan, para makuha mo exactly na hindi talaga leak yung ating transistor. So ito, pasado tong dalawa na to. So, oh, yan. Popost ko na lang para mabilisan. So ito na. Mag-check tayo ng mga ibang transistor niya. Saka mga resistor niya para malaman talaga natin kung nag-short talaga siya o hindi, may nasira. Hindi ko muna ininang yung transistor, binalik ko lang siya, in-screw ko na lang siya. In-screw ko lang yung screw, pero hindi ko pa siya hininang totally yan, hindi pa, nakahang pa yan. So ang check natin pinaka-importante dito, itong cement type na resistor na 0.22 ito. Ito, yung puti. So naka-dual yan. Dual siya. So, ayan, oh. Times 1 tayo. 0.22 lang yan, eh. So, 0.22. 0 ohms adjustment natin tong multimeter natin. Para makita natin na talagang normal. Tama yung kanyang ayan, reading. Normal naman siya. So, ayan. 0.22. Okay naman siya. Itong kabila, so okay naman siya. So tingin ko wala naman itong ibang dinamay. So ito yung transistor na pinaka-drive niya rin, ito mga to. Transistor na yun. Check din natin. Kahit hindi na natin ilabas yan, dito pala makukuha natin pag halimbawa shorted. Makukuha natin agad yung mayroon din agad tayong idea ng bawa shorted kaya nahinala yung kanyang palo. So medyo okay naman ito. Okay naman siya, hindi naman totally shorted. Hindi naman siya totally shorted. At saka kung talaga mag-short yan, bibigay yung ating fuse. Kasi may fuse pa yung dadaan dito sa ano. May fuse pa doon sa power supply niya. Wala na pala ito. Ito na. Pinaka-fuse niya. Dito naman to sa supply ng papuntang ano niya. System control niya. Ito. Sa supply lang dito. Okay naman siya. Wala naman tayo totally makita yung shorted niya. Basta importante lang dito sa may capacitor, filter capacitor niya. So, yan. Normal naman yung pinapakita niya. So, yan. Iloload na natin. Bahala na to. Inangin ko na lang yung transistor niya. Sa tingin ko, walang ibang nasira ito. Kundi yung nag-leak lang na pyesa, kaya hindi mag-on yung ating relay. Pero yung nasunog, makikita naman natin yan.
halimbawa sinaksak na natin siya. So makikita agad natin, malalaman na natin. So ayan, hinihinang ko na yung ating transistor na bago tsaka yung dati niyang natira. So ang sira lang dapat nito, isa lang. Ito yun, oh, yung isa dito tsaka isa dito, pare sila. So yun lang dapat ang sira nito. Kaso once na palit tayo, dapat partner na, para malaman natin kung paano yung quality ng bagong dating na pyesa nila. So ayan, hinang na natin. Lalagay ko na siya ngayon. Bahala na, sasaksak na natin siya. Symbol na natin. Siya ngayon. So bago natin i-symbol, double check ulit natin kung may mga nag-short sa ating mga hininang. Kasi hininang ko kanina, yung mga nakita ko medyo mahina na yung pagkahinang niya, ni-resolder na natin. So wala naman tayong nakitang nag-short. Yun ang pinakaingatan natin paghinang. Ayan, mahala na siya. Testing na natin. Mabusisi talaga itong dinosaur na ito. Dito dinosaur, dinosaur. Tapos ko muna para hindi mahaba.